Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tungkol sa issue. Paano ba yung charter chains? Paano ba gawin ang charter chains? Lalo na yung mga issues ngayon about federalism, federalism, o ano pa yan. So pag-uusapan po natin yan, maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung issues about paano ba gawin ang charter chains. Lalo na ngayon, may tinatawag tayong Constitutional Commission. Sila yung appointee or in-appoint ng ating presidente to make or draft the Constitution, lalo na yung tinatawag na federalism. So ano ba yung role nila? Sila ba talaga ang gumagawa ng ating saligang batas? Hindi po. Nag-draft lang po sila. Gumagawa lang po sila ng kanilang draft para pag malipat na yan sa for the proposal or for the ratification, hindi na mahirapan ang mga congressman. Hindi na mahirapan yung mga delegate of the Constitutional Convention. That's why may draft na po sila, sinumit po sa ating presidente, then the president will be the one to submit that to Congress. Kasi in charter chains, dalawa pong step yan. Una, yung tinatawag na proposal. But sino ba ang may constitutional right na mag-submit o gumagawa ng proposal of the charter chains? Only Congress. Congress ang may right to decide anong mode of the amending the or revising the Constitution. Kasi dalawang kasing mode yan. May tinatawag tayong Congress will act as Constitutional Assembly or Constitutional Convention. Congress lang ang mag-decide yan. So una, so pwedeng ang Congress will act as Constitutional Assembly by a vote of 3/4, meaning 3/4 of all the congressmen, 3/4 of all the senators. So pwede sila ang mag-design na to make proposals of the charter change. Kung federalism ba, or unitary ba, or may baguhin po tayo sa ating saligang batas, yan, ang Congress lang ang mag-design kung Constitutional Assembly ba or convention. Kung ayaw naman nila na mag-draft o magagawa ng proposal of the Constitution, pwede silang tumawag ng Constitutional Convention by a vote of 2/3. 2/3 ng congressman, 2/3 of all the senators. Tapos kung hindi nila kaya yung 2/3, by a vote of majority, they will submit that to the electorate kung magtawag ba ng Constitutional Convention. Iba yung Constitutional Convention, iba yung tinatawag na Constitutional Assembly. Kasi yung Constitutional Assembly, yung mga congressman, of course, yung trabaho nila is to make laws, they have also additional job as acting as Constitutional Assembly. Sila ang mismo ang maggawa ng proposal of the amendment of the revision of the Constitution. Unlike in Constitutional Convention, every legislative district may i-elect ang mga tao, o i-elect ba nila o i-appoint ba, depende sa batas na gagawin ng mga congressman, i-appoint pa ng ating presidente. So in that case, yung tinatawag na Constitutional Convention, iba yun sa mga congressman, iba yun sa mga senador. Elected yan by the people, depende sa decision o batas na gagawin ng congressman, elected ba or i-appoint ba ng ating presidente. So yun ang proposal. So they will make proposal. After the proposal, hindi pa yun automatic approved. May second step pa. Ito ang tinatawag na ratification. In ratification, kailangan i-submit yan sa taong bayan. So i-submit yan sa taong bayan, they will just say yes or no. Kailangan lang makuha ang majority of all the people or all the electorates who casted their votes. So kung sino yung nagbumoto doon, kailangan majority will say yes. So may plebisito. Ang plebisito, tatawagin yan not later than basta 60 to 90 days
from the approval of the amendment or revision of the Constitution. Pagkatapos yan, after the ratification, yun na, babago na yung charter change. Ibig sabihin, hindi basta-basta mabago ang ating salikang batas or yung tinatawag na charter change. Kailangan ho na ang proposal. Sa proposal mismo, depende yan kung Congress ba, acting as constitutional assembly, or yung tinatawag na constitutional convention. Doon pa lang na area is matagal pa yan. Maraming debate po yan. After that, pag na-approve na, i-approve pa naman yan sa taong bayan. I-submit pa yan sa taong bayan. Kailangan may, at least may magsasabing yes, majority of the total people who voted. Kailangan majority para ma-approve yung tinatawag na charter change. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Rintino. By the way, for free legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203, or mobile number natin. Pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Pwede din kayo mag-share, mag-like, mag-comment po sa YouTube page po natin at sa Facebook page. Sa Facebook page po natin, facebook.com/MarkTorinolaw, and yung YouTube page po natin, youtube.com/MarkTorinolaw. Thank you po.